Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaki. Alright, for this video mga kapatid, ito po. Mukhang happy ngunit talagang in real life po talaga. Dinadamdam pa po namin yung epekto ng bagyong si Udit. At for this video, ibabahagi ko po sa inyo ang isa pong technique o idea na natutunan ko po sa dulot ng bagyong si Udit. Alam ko po sa mga nag-iisda o nag-aalaga ng mga ornamental fish ay kinakaharap na problema ito, lalo na dito sa Visayas, na kung paano mag-survive yung ating mga alagang isda na walang ilaw o kuryente dahil hindi tayo makagamit ng pump. So sa ngayon, ibabahagi ko po sa inyo nang sa ganun ay yan, napakainit kasi talagang pagkatapos ng bagyong si Udit ay napakainit ang pumalit sa bagyo. Mga goldfish at saka mga koi na aking inalaga ang mga isda, kung nakikita nyo po mga kapatid, kulay gray na po yung tubig. At nung nagbagyo, it's sa 16 po yun. At ngayon, kung nakikita nyo po, yan, December 23 na po. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, 7 araw na po ang nakaraan. Kung nakita nyo po, yan, nakasurvive pa po yung aking mga isda. Na talagang mahirap po pag walang kuryente na mag-survive itong mga isda na to. Kung nakikita nyo, napaka-green na po ng kulay. Kumbaga, instant na upload na lang ito mga kapatid. Nang sa ganun ay makakuha po kayo ng idea. Kung nakikita nyo, patuloy pa rin po na dumadalo yung aking pump kahit wala pong kuryente, dahil ang ginawa ko po ay naglagay po ako ng 2 drum. Ayan. Diyan, pinupuno ko po yan ng tubig at ditong sa kabila. So, pag araw po, pag nandito lang ako sa bahay, ay pinapalakasan ko yung buhos ng tubig. Kumbaga, may control dyan sa loob. Kahoy lang po ang aking nilagay na control. Nang sa ganun ay makontrol yung lakas at kung gaano kahina yung tubig na pupunta sa aking filtration. Kaya naman po yung aking filtration. So, paggabi, hindi po ganyan kalakas ang aking pinapadaloy. Nang sa ganun ay makatulog ako ng mahaba-haba, siguro nasa mga 4 oras. Ayun, kinokontrol ko na lamang po yung kahoy na aking inilagay dyan sa hose. Kung nakita nyo, hose po kasi ito. Sa loob may kahoy po niya na kinokontrol ko po. So yan lang po ang aking ginagawa. So napakahaba na po ng 7 araw mga kapatid na mag-survive yung mga isda na ito. Ngunit nag-survive po sila. Kaya hindi po napalitan ng tubig. Kulay green na po kasi wala pong tubig na pampalit. Ayan, hindi kasi ito pwede dito sa amin na galing sa tubig ng tabay or balon kasi maalat at mamamatay po ito. So di bali ng kahit green, dumaan naman po yan sa filtration. Ayan, may mga bacteria po yan na nakakatulong po sa ating mga isda. Quick update naman tayo patungkol po sa bagyong si Udit. Sa amin ay hindi pa po kami nakapag-ayos ng aming mga buhon kasi may mga yero na po na pwedeng mabili sa mga tindahan. Ngunit ang problema naman ay wala po tayong mabibiling mga kahoy. So kung nakikita po yung mga bahay dyan, ayan, wala pa pong kabubong-bubong. Dahil ayun nga, nagkakaubusan po ng kahoy. At update na rin patungkol po sa tubig at mga pagkain, talagang nagmamahalan po. Tubig na may mga problema dito sa Visayas, talaga mahirap po kasi yung mga tubig dito maalat kasi yung mga tabay. Ayan po ang kaunting update at patungkol naman sa signal, kaya po last gabi mag-upload po ako dahil kahapon po na nahali sa kanila bumalik yung signal na Globe pero sa TM at saka Smart. Sa Smart at saka sa Sun ay wala pa signal. So yan lamang po ang counting update natin. Huwag na nating pahabahin masyado kasi napakahirap po ng mag-upload kasi yung data ay hindi masyado malakas. Yung number
3.00 na aking in-upload. Talagang apat na araw po yun nakapinding. At tuloy-tuloy lang ang pag-upload, kaya umabot ang apat na araw saka siya na-upload. So hanggang dito na lang mga kapatid, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe. I-click ang bell button nang sa ganun ay notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago ang upload. At lagi niyo po tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!